Good day everyone! Welcome to my YouTube channel. Ang channel na ito guys ay naghihikayat or nagtuturo sa mga beginners kung paano gamitin ang isa sa pinaka-popular o tanyag na application sa buong mundo, which is yung Microsoft Office. Sa video na ito guys, isishare ko sa inyo kung paano gumawa ng isang official e-class record for K to 12 curriculum gamit ang Microsoft Excel. Siya nga pala guys, hindi po ako teacher at lalong hindi po ako employee ng DepEd. Sinishare ko lang po ang aking kaalaman about sa Microsoft Office. So nagkataon lang ang content natin ngayon ay sa Microsoft Excel, kaya ang napili kong gagawin ay ang official e-class record and K to 12 curriculum. So sisimulan natin ang tutorial guys pagkatapos ng ating intro. At dito sa ating desktop, mag-open lang tayo ng ating Microsoft Excel. Then, pipili tayo ng blank workbook. At dito sa ating workbook, i-highlight natin yung column C to column Easy. So ayan, hanggang dito. Ngayon, kung na-highlight natin na from C to Easy, i-reduce natin yung space ng ating cell. I-reduce natin yung kanyang width to 3.57. Then bitaw. At susunod, lawakan natin itong space ng letter B dahil dito natin itatype yung mga pangalan ng ating estudyante. So ang susunod, i-highlight natin itong number 1 from A to Easy. Then punta tayo ng merge and center. So dito ilalagay natin yung title. Pagkatapos natin i-merge and center, i-click natin dito para ma-highlight lahat at baguhin natin yung font size, gawin natin siyang 12. Then ang kanyang font style, ang pipiliin ko ay Arial. So dito ita-type natin na yung ating title. So kunwari ay official e-class record in K to 12 curriculum. Then baguhin natin yung font size, gawin natin siyang 21 at gawin natin siyang bold. So dito ang itatype natin ay region. Then i-click natin yung ating tinype at punta lang tayo dito sa align, align to right. Then i-highlight natin ito guys. Yan. At emerge in center natin. So dito itatype natin ay tayo ay nasa region 4-B. So ayan, i-click natin to ulit yung region para gawin natin siyang bold. Then i-click natin to ulit yung 4B para lagyan natin siya ng kahon. So punta tayo dito sa borders, ang pipiliin natin ay all borders. So ang susunod, maglalagay tayo ng ating division. I-highlight natin lang ito guys. Ayan. Then emerge in center natin. Then ang itatype natin dito ay division. So ang susunod, i-highlight natin ito. Ayan. Then merge in center din. At dito ang itatype natin ay Palawan. I-click natin lang yung Palawan. Then i-click natin to all borders para magkaroon siya ng box. Then itong division, i-bold natin at align to right. At dito sa ibaba ng region, ang ilalagay natin ay school name. Then i-click natin lang yung align to right para mapunta doon sa gilid at i-bold natin. So sa akin, ang ilalagay ko dito ay kunwari ay sample. So i-highlight natin lang ito mula dito hanggang dito sa pinakadulo. Then merge center at ang itatype ko dito ay sample elementary school. So i-click natin lang ito, yung sample elementary school. Then punta tayo ng all borders para magkaroon siya ng box dyan. At ang susunod guys, maglalagay tayo ng ating school ID. So highlight natin lang to. Then merge in center. So dito ang itatype natin school ID. Yan.
Then click natin lang, make it bold, then align to right. So dito naman, highlight natin din. So dito natin itatype yung school ID number. So kunwari ay 1108, tapos sign number. Ayan. Then ang susunod, lagyan natin ng box to. I-click natin lang, then i-click natin all borders. So ayan, mayroon na tayong school ID. So next guys, i-highlight natin yung M, N at saka yung O. Then hold control sa inyong keyboard, i-click natin from Z to AE para ma-highlight. Then i-adjust natin yung kanilang wide, gawin natin siyang 7.71. Okay na yan. At dito, dito tayo maglalagay ng ating school year. I-highlight natin lang yan at merge to center. So ang itatype natin dito ay school year. Then dito sa kabila, kunwari ay merge to center. Tapos ang ilalagay natin dyan ay 2021-2022. Then i-click natin lang to. Punta tayo ng borders para magkaroon na siya ng box. Then i-click natin to yung school year, make it bold. So i-align to right natin lang. Ayan. So mayroon na tayong year. So dito naman yung sa pinakadulo guys, i-adjust natin lang. Ito ay gawin natin siyang 8.14. So ito namang isa, gawin natin siyang ayan, mga 11. So ang susunod guys, lagyan natin siya ng logo dito sa kabila at dito sa kabila. So punta lang tayo ng insert, illustration, picture, this device. Hanapin ko lang yung aking logo dito sa aking file. So nilagay ko siya sa aking download. Ayan. So dito mayroon akong logo, dalawa. Click insert. So resize natin lang, medyo malaki. May kalakihan siya. So ito ilalagay ko siya dito. Pero guys, i-adjust natin muna yung ating title. Lakihan natin lang. Ilain natin lang ito pababa. Yan, ganyan. Then, i-click natin yung title at punta tayo dito sa middle align para mapunta siya sa gitna. So, pantay natin lang to. Yung ating logo, resize. Then, habaan natin konti. Lagay natin lang siya dito. Itong logo na isa, ganun din. Liitan natin at ilagay natin lang siya dito ng paganyan. So, next guys, i-highlight natin from 5, A5. To AG31 or 30, mga ganyan. Then kapag na-highlight nyo na guys, then i-click nyo to all borders. Ayan, mayroon na siyang borders. At dito, punta tayo ng home, then i-click natin to yung arrow, all borders. So ang pipiliin ko yung take outside borders para magkaroon siya ng lines dyan, dark lines sa gilid, pati dito sa baba at dito sa kabila, ganun din. So next guys, i-highlight natin tong dalawa, merge in center. Kunwari ang itatype ko dito ay first quarter. Then dito naman sa loob, i-highlight natin din, merge center. Then ang itatype ko dito ay kunwari ay grade and section. At dito naman yung ating section. So i-highlight natin, merge center. So kunwari ang ating section ay sunflower. Ayan. Then highlight natin lang tong dalawa guys, make it bold. At dito naman kunwari yung ating teacher. So i-highlight natin lang yan, merge center. Ang itatype natin dito ay word na teacher. Then align to right, make it bold. So dito naman yung pangalan ng ating teacher. So i-highlight, merge in center. So kunwari dito ay Kuya Thanzky. Pero hindi ako teacher guys ha. Ayan. So mayroon na tayong pangalan ng teacher dyan. At dito naman guys, sa katabi niya, i-highlight natin lang, merge in center. So ang ilalagay natin dito kunwari ay subject. So type subject. Then ipunta natin sa right, make it bold. Then dito naman, i-highlight natin din, merge in center. At kunwari yung subject natin ay English. So yun. Ayan. Then i-highlight natin guys mula dito hanggang doon sa pinakadulo. Then i-click natin to yung take outside borders. Ayan. Para magkaroon siya ng matingkad na lines dyan sa taas. At dito naman sa ibaba ng first quarter. So ang itatype natin dito ay kunwari learner's name.
Then dito naman, kunwari dito ang ilalagay natin ay writing works. So i-highlight natin yan, merge in center, then ita-type natin dito yung writing works. So kunwari ay 60%. So karamihan kasi guys, nakikita ko dun sa mga E-class record. So ang nakalagay dito sa writing works ay hanggang 60%. So close in open parenthesis, type natin 60%. At dito naman sa kanyang kasunod guys, i-highlight natin lang merge to center. Then ang ita-type natin dito ay performance task. So dito naman guys, ang nakikita ko ay 40%. At dito naman, ang ilalagay natin dito ay kunwari quarterly assessment. So i-highlight natin merge to center, type natin dito yung quarterly assessment. Then i-click natin to, punta tayo ng wrap text, then i-adjust natin guys yung height. Ayan. Then i-highlight natin to mula dito hanggang dyan. I-click natin to yung middle align para mapunta siya doon sa gitna. Then make it bold. So dito naman guys, sa panghuli, i-merge natin din. I-highlight natin lang merge to center. So ang ilalagay natin dito ay initial grade. Then click natin lang wrap text. Ganun din dito sa kabila, highlight, merge in center. So ang lagay naman natin dito ay quarterly grade. Then click natin lang, click natin tong wrap text para magkaroon siya ng ganyan. So ayan guys. So ang susunod guys, i-adjust natin lang to kasi dito yung mga number na ilalagay natin para ma-identify natin kung ilan yung estudyante natin. So ang gagawin natin guys, i-highlight natin lang to ganyan hanggang doon sa pinakaibaba. Tapos i-click natin lang to. Yan. Para magkaroon siya ng black dyan sa gitna. Ito ganun din. Yan. Click lang natin to. Dito ganun din. Para mag-group siya. Ito ay for writing works. Ito naman ay for performance task. So dito ganun din. Quarterly assessment. Click natin lang yan siya. Ito ganun din. So ang susunod guys, lagyan natin ng number dito. 1 to 10 sa writing works. So click natin lang yung number 1. So i-highlight natin lang yan guys, then i-click natin to yung small dot sa gilid, hilain natin siya hanggang dito para hindi na tayo mag-type ng 1 hanggang 10. Dito naman ang ilalagay natin ay total, at dito percentage score. So dito naman weighted score. Ayan. Then highlight natin yan silang lahat guys, i-center natin lang, middle align para mapunta siya sa gitna. Then iba-block natin siya, bold letter. So ayan, then kopyahin natin ito guys, itong lahat na to. Control C sa inyong keyboard, ipipaste natin lang siya dito sa performance task. Control B sa inyong keyboard. Then dito naman sa quarterly assessment, so dito 1, hindi ko alam kung anong meaning ng 1 dyan. So ang susunod yung percentage score, PS. Then dito naman yung weighted score. Then highlight at bold natin siya. Then center, middle align. So dito naman guys, kunwari ang ilalagay natin dito ay highest possible score. So ayan. So kunwari meron tayong 10. Dito ganun din. So meron tayo kunwari dito ay 5. 5 and 5. At dito naman kunwari 5 din. So dito kunwari ay 10. So mayroon tayong total na 50. So ang ilalagay natin dito sa total ay 50. Sa percentage score natin kunwari ay 100%. Click natin lang to. Punta lang tayo dito. Click natin para magkaroon ng dalawang zero. So sa weighted score, ang ilalagay natin dito ay 60%. So dito kunwari sa performance task, mayroon lang tayong sa number 1 natin lang kunwari ay 15. So total natin 15. Sa percentage score natin ay 100.00. So click natin lang yan siya, add tayo ng dalawang zero. Then dito sa weighted score ay 40%. So dito ay 0, kunwari dito ay 0.00. Dito naman sa weighted score natin ay 0%. Dito sa baba ng highest possible score natin, kunwari ay i-highlight natin to siya, lagyan natin siya ng kulay
So ang ilalagay ko na kulay ay kunwari gray. So dito ang ilalagay ko ay male, then i-bold natin para makita. Kunwari mayroon akong estudyante na 10 lalaki, so dito ganun din, i-highlight natin yan, lagyan natin siya ng gray na line. At dito naman ay female, so dito naman ay ganun din, may 10 rin tayo babae na estudyante. So kopyahin natin lang yan siya, lagay natin siya dito. So ayun guys, mayroon na tayong e-class record. So i-click natin lang siya dito, then hold control plus shift sa inyong keyboard, pindutin natin yung arrow to right para mapunta tayo dun sa pinakadulo, then right click dito sa taas at i-click natin yung hide. Dito ganun din sa ibaba, i-click natin dito sa may 32, hold control plus shift and arrow down para mapunta naman tayo doon sa pinakaibaba, then right click hide. So ayun, mayroon na tayong e-class dito. I-adjust natin lang to siya ng konti. So ayan guys, yung pinaka official e-class record natin. Kung nagustuhan mo man ang ating tutorial ngayon guys, paki-hit mo naman ang thumbs up button. At kung di ka pa naka-subscribe sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at paki-click mo na rin ang bell icon para ma-notify ka sa mga video na i-upload ko.